So magandang araw ka sa video na ito. Usapang trade, ulit po tayo kabola. Pero parang may bad news, no? Si mga nag-aabang po dyan ng trade mo na po dito sa numero unong source po ng mga trade rumors and insider information sa PBA na si Snowball. Mga kabola, sa mga hindi pa nakasubscribe pa, kayo pindot naman po yung subscription button. So, ito na po ang na-post po ni Sir Snowball. No player movement yet in the PBA until the start of the Philippine Cup. Unless there are old negotiations to be agreed upon, Kuliklik told me teams are still waiting for the release of official lineups and most of them are focused on the upcoming draft. Also, the PBA and the board will prioritize crackdown on ligang labas offender. Ano? At of course, we are happy in the last part. Panahon na talaga para matigil itong mga ligang labas po ng mga ginagawa po ng mga players. Although we are of course pro players, pero sa ganito pong klase ng issue, of course, I think they should not do it, diba? In any circumstance, kabola. Kasi nga, they are contractually obligated with their team, kabola. Diba? So, talagang hindi po dapat yan. Na, alam, unless of course, inalaw din po ng mother team. Na itong sinasabi ni Sir Snow, of course, naniniwala tayo na may ganito talagang scenario, diba? Sir Snow, bad win. May insider talaga sa PBA. But there's also a chance na it's more of a general outlook wherein this majority of the team ang ganito po ang mindset na hihintayin po muna nila yung full lineup po ng mga teams kabola, which is logical naman kasi nga marami pong mga players po natapos ang kontrata, not under contract po with their teams kabola, and of course they will also finalize, may paparating pa po na draft kabola, pero in reality sobrang layo pa rin po naman yan, and we will still have this so-called po na PBA on tour po na tournament wherein makikita ulit dito ng mga teams, di ba? Ma-assess nila kung anong kailangan po nila. And I think with that, I can still expect them po to do what they should do and to make the trades that are necessary. Now, meron talaga tayong pag-uusapan na trade rumor dito. And ito nga pong na-post na interesado daw ang Converge dito po kay Raymond Almazan. Actually, sa paningin po natin is ito po ay nahango dun sa isa mga article po natin sa PH Ball GM wherein nasabi natin na or nasuggest nga natin na Raymond Almazan will be a good target for Converge. So I'm not that sure if this is really true. Nevertheless, again, maganda naman ito pag-usapan. So pag-usapan natin kung ano po yung perfect, realistic at worst trade po sa angulo po ng Converge. So sa perfect trade para sa akin will be a simple swap of J1 Buhot and for Raymond Almazan. Because of course, J.M. Buhot, number 3 pick po nila with the recent from the recent po na draft, kabola. Pero hindi rin siya nabigyan masyado pa na consistent na minutes ito pong Converge, kabola. Kasi nga, of course, they have that lineup and mas nabigyan po nila ng minuto si Justin Aranha. So for them to trade him now for Raymond Almazan, who is, of course, a capable and talaga na ipaprove naman na niya na starting caliber po siya, kabola. And that will be a big thing for Converge, diba? From a player po na nasa back end na rotation mo, then now you will get po starting caliber po na player. That is a good upgrade, excellent upgrade, diba? So the realistic naman could be a package po of number 10, number 14 pick at Taylor Brown in exchange po for Raymond Almazan, kabola, diba? So in a total value, of course, mas maraming binigay dito ang Converge, diba? Kasi nagdag din yung number 14, dinagdag din po nila yung Taylor Brown kabola. Kaya naman ito yung realistic po na nakikita natin na pwede na lang i-offer for Raymond Almazan. Although of course, mahirapan pa i-accept yan ng Miralco Balls knowing that they gave up 2 first round pick for Raymond Almazan. Pero still, this is still a realistic scenario knowing nga po na injury prone na rin si Raymond Almazan. The worst one will be a J.M. Buhot, number 14 pick, and Taylor Brown, wherein they will value ang Buhot as the same with that number 10 pick. Now, marami siguro mag-isabi sa inyo na mga mas importante talaga yung number 10 pick daw kaysa kay Gio. I do not think so pa rin, kabola, even with the limited minutes na nakuha po ni Gio dito sa 2023 season. Kasi nga po, the guy is still young, the guy is still huge, kabola. I doubt na makakuha ka ng ganitong quality po na talent even with the tip of the upcoming draft, kabola. So, this could be the worst scenario sa matay po natin. So, kabakabola sa palagay mo, dapat bang kunin ng Converge itong si Almazan from Miralco Balls? Comment lang po sa baba.